Good morning po sa inyo lahat, mga kababayan. At again, nandito ako ngayon sa Kalatagan, Batangas. At pinalikan po namin itong magkakapatid na iniwanan ng kanilang mga magulang. Yung bahay po nila yung nasa sa likuran. Agad po kami nagbalik dito para makamusta po natin ang mga bata. At kasama ko po ulit ngayon si Master Ring Ring. Ay. Okay. Hello. Oo. Good morning. Pasensya na ha, ang aga-aga ko. Pwede ba akong pumasok? Sige po. Sige, pasok lang po kami. Nasaan na yung mga kapatid? Ah, siya po si ano, yung kuya. Siya po yung kuya nila. O sige, halika muna. Ano ang pangalan mo ulit? Nalimutan ko na. Si Arjan po. Arjan. Okay, kagigising lang. Sorry ulit ha, naabala namin kayo. Kamusta kayo? Okay naman po. Okay? Kapatid mo, bagong gising lang din. Opo. Okay. So, halika. Nasaan ba sila? Nandiyan sa loob. Banak. Pangalan mo? Ah, pangalan ko. Argel. Apo. Salamatan niya rin si ano, si Ate Pin. Wala lang sila si Pin. Kaya ang pangyayari siya talaga yung nag-message sa akin ng tumahan kayo. Wala ka pa dito nila eh. Mas trabaho ka ata. Thank you.
Kuya, kape ka muna. Ano po? Thank you. Naka-play na yan. Hindi ka na. Okay. Hello. Oh. Good morning. Pasensya na ha. Ang aga-aga ko. Pwede ba akong pumasok? Sige po. Sige, pasok lang po kami. Nasaan na yung mga kapatid? Ah, siya po si ano, yung kuya. Siya po yung kuya nila. O sige, halika muna. Ano ang pangalan mo ulit? Nalimutan ko na. Si Arjan po. Arjan. Okay. Kagigising lang. Sorry ulit ha. Naabala okay namin kayo. Kamusta kayo? Okay naman po. Okay? Okay. Ito, kaya kami nagbalik dito ay gusto lang namin kayong makamusta at may sasabihin lang ako sa inyo mamaya. Mga kapatid mo, bagong gising lang din. Opo. Okay. So, halika. Nasaan ba sila? Nandiyan sa loob. Hello. Good morning. Sino natutulog dito? Ang tito po namin. Tito, ilang taon na tito mo? 23. Ah, bata pa. Saan lang mag-isa dito? Dalawa po yun. Dalawang tito? Apo, yung dalawang po kanina. Ah, okay. May mga asawa na to? Wala pa po. Mga binata? Ah, okay. Itong bahay na to kanino? Sa tiyuhin po namin. Sa kanilang dalawa? Apo. Ah, okay. So, yung tiyuhin mo, kapatid ito nino? Ng tatay mo? Nanay? Nanay po. Ah, nanay mo. Okay. So, itong bahay po daw nila ay hindi sa kanila at kumbaga nakikitira lang din kayo dito. Ako. Wala kayong lupa dito? Wala po. Ah, wala. Okay, halika. Nasaan yung mga bata? Oh, good morning. Good morning. Bagong gising. Sino natutulog dito? Sila? Ako. Okay. Tapos dito, dito mo. Ikaw, saan ka natutulog? Dito po ako. Ah, dito natutulog sa baba. Nag-almusal na ba kayo? Hindi pa, may almusilin ba? Wala pa? Huling tatlong isda. Oh, anong ulam ang lulutuin mo? Anong almusal ang mga kapatid mo? Siguro, ano na lang. Magpiprito na lang siguro ako ng isda. Pritong isda? Oh, may bigas na ba kayo? Opo. Okay. O, liga, prepared na kayo ng pagkain nyo. Okay. Ito po kasi mga itong mga kababayan ay mga bata pa lahat. No, kung napanood niyo yung unang video natin, ito pong magkakapatid na ito ay hindi pa o hindi na sila nakapag-aral. Okay. Dahil sa nangyari nga po. Ito pong dalawa, kambal yan. Magkamukha naman po sila. Minsan kasi, nangyayari talaga yung babae at lalaki na kambal. No? Bihira lang yun, pero mostly talaga parehas sila. Lalaki parehas o babae parehas. Itong mga to, lalaki at babae. Ito po yung pinaka-junior nila. Magkakamukha kayong lahat eh, no? Sa dugo nino yan? Tatay? Nanay po. Ah, nanay. Ang cute nyo, ang gaganda nyo. Okay. Nakontak na ba kayo ng nanay nyo? Hindi pa niya napanood? Napanood niya na po. Napanood ng nanay? Opo. Si tatay? Hindi pa po. Hindi pa. Si tatay mo ba nasa saan? Nasa ano po siya, Cavite. Cavite. Opo. Okay, si nanay? Nasa ano, Cainta Rizal po. Ah, Cainta Rizal. Tumira ka ba dati dyan? Saan sa Cainta? Hindi ko po alam. Basta po sa Cainta Rizal. Okay. Yung nanay mo, dalawang taon nyo na rin hindi nakikita. Opo. Pandemic pa yon? Pandemic pa po yun. Kung kasagsagan ng pandemic, doon sila naghiwalay? Opo. Doon po sila kabila-kabilang pamilya. Okay. Makikimarites muna ako. Paano nagsimula? Bagyo siguro. Ayun. Bagyo? Bumagyo? Opo, yung bagyo po nung anong araw na yun. Sige. Okay, anong bagyo yun? Hindi ko natanda kung anong bagyo yun eh. Okay, tapos?
Eh, si Papa po ay galing, ano, galing trabaho. Oo. Tapos, si Mama naman nasa bahay lang. Oo. Ang ano po niya, ang naging asawa po niya, nabigla po kami, yung kapitbahay lang din sa baba. Ah, oo. Diyos ko. Oo. Kapitbahay din mismo. Opo. Okay. Tapos? Eh, si Papa po kasi lagi nasa trabaho yun. Wala na pong, kumbaga po, hindi niya po binibigyan ng time si Mama. Oo. Mga ano po rin noon, mga araw po na ni, wala na rin po akong makain noon. Okay, the time. Opo. Tapos itong tatay mo, nagtrabaho sa kapitbahay nyo. Kumbaga, itinrabaho niyo yung kapitbahay. Mm. Anong naging reaksyon ng nanay mo? Doon po siya, ano? Nagalit? Nagalit. O, tapos? Gumaya na rin po. Ah, okay. Bakit naman siya gumaya? Eh, siguro. Parang gusto niyang saktan din yung tatay nyo. Hmm. Yun namang nakilala ng nanay mo, saan naman siya na? Sa Cavite? Sa Cavite po. Okay. May itsura nanay mo, ano? Meron. Maganda, ano? Kasi magaganda kayo, eh. Maganda at saka mga gwapo. Ang problema dito sa nanay mo, para daw, para siguro makaganti sa tatay niya, sa tatay ninyo, kumabit din. Kumabit kasal din ba po sila? Hindi po. Ah, yun ang problema. Kaya okay lang. Okay lang po. No, pero, ang nagsasuffer ngayon, kayong mga anak. Opo. Diba? Kayo yung nahihirapan at kayo yung nasasaktan. Pero pwedeng kasuhan ang tatay at ang nanay sa pang-abandon nila sa inyo. Pwede yon kung dadaan tayo sa legal na proseso. Pero at least kahit paano, maano ba sila? May konsensya. Alam ko, itong mga ganitong ano ay usapin to ng DSWD. Diba? Apo. O, huwag tayong magulat kung may pumunta dito ng DSWD sa isang araw. Pero hindi yun para kayo anuhin. Yun ay para kayo ay tawag dyan, i-guide, itama, at bigyan kayo ng anong tawag doon? Parang council. No? Kasi yun ay may impact sa inyong mga bata, yung sakit na nararamdaman, at minsan nauwi sa depresyon. Nasabi nga nung kapatid mo sa amin, muntik na siyang magpakamatay. Opo. Isang nakakalungkot na ano yon, na sitwasyon, na kapag ganun ang ginawa ng isa sa mga kapatid nyo. Kaya sana wag na maulit, ate, ha? Wag na, kasi nandiyan naman si kuya, mahal na mahal kayo niyan. No? Yun, kaya nasabi ko naman na pwedeng makasuhan ang inyong mga magulang sa pag-abandon na sa inyo, eh, para at least magising sila sa katotohanan na mali yung ginawa nila. Opo. Sustento, wala. Ano na lang po, linggo-linggo lang po nagpapadala si Mama. Ah, si Mama mo, at least kahit paano, nagpapadala. Opo. 300 lang po. Ano bang trabaho niya doon? Hindi ko alam. Sa ano po siya, furniture po. Furniture, pero may asawa na rin talaga siya. Opo. Dumating ba yung point na sinabi mo sa kanya na, Nay, bakit mo pa yung ginawa? Tinanong ko po rin siya, hindi niya naman na po sinagot. Masaya sa dun sa lalaki? Opo. Okay. Nung napanood niyo yung video, tumawag? Umano po sa amin. Halimbawa, nag-message po sa amin. Ano sabi? Ang ano daw, sakit daw namin magsalita sa kanila. Mm. Eh, ako naman po, totoo naman po yung sinasabi ko. So, masakit daw yung salita na binitawan nyo. Mm, totoo naman po. At galing po naman sa mga bata yun. Okay. Sana maintindihan mo rin, ate, kung mapanood mo ulit. Ito kasi yung mga bata. Siyempre, natural na ilalabas nila yung damdamin nila kasi iniwanan nyo sila. So, ikaw naman, at least kahit paano, nalaman ko na nagpapadala ka naman pala para sa mga bata. Which is good para at least kahit paano, hindi ganun ka ano yung nararamdaman nila na tulong, pero mas maigi sana hindi mo sila iniwanan at nandito ka para sila, eh. Ikaw mismo yung mag-alaga, di ba? Opo. O, mas malaki kasi po yung impact noon na
yung nanay nila mismo yung nagbabantay at nag-aalaga sa mga ito. Okay, makikita mo ang sitwasyon ng yung mga anak. Sigurado ay kahit paano ikaw nakakakain ka ng maayos doon, no? Mapo. Oh, itong mga bata minsan na nalilimutan nilang kumain. Ito hindi rin pala sa nanay. O doon pa rin sa tatay kasi siyempre siya yung padre di pamilya. So yung tatay niyo wala na talagang ano sa inyo? Wala na po. Kumbaga wala nang pakialam? Opo, ganun po. Okay, sige, naintindihan namin. At sana dumating yung time na kahit na ganito na may kanya-kanya ng pamilya ay dumating kayo dito. Madalaw niyo man lang yung inyong mga anak. Kasi meron din kayong pamilya doon sa bagong asawa mo na may anak na sila, di ba? Opo. Oo. Sana hindi niya maramdaman yung nararamdaman ng mga bata ngayon. Okay. Ngayon, isa sa mga problema nitong mga magkakapatid po, syempre yung tirahan nyo. Opo. No? Okay. Dahil sila po ay nakikitira nga lang dito, at syempre mag-aasawa din yung mga tito nyo. Oo, mag-aasawa po sila. Hindi nyo alam kung saan kayo titira. Paano pag nag-asawa na sila, saan kayo? Siguro, ano na lang po kami. Sa mga lola namin sa baba. Saan? Doon na lang po sa baba. Ah, may mga lola pa kayo. Ito ba yung lupa nila? Opo. Ah, okay. May mga lola pa naman daw po sila dito. Okay. At isa sa mga poproblemahin nila, syempre nga kapag nag-asawa yun, nakikitira lang sila dito. Paano pa sila? Wala na silang titirahan. No? At itong mga bata, ito malapit ang eskulahan. Yan dyan lang eh, no? Opo. Pero ito, sa bayan na siya. Ang isa sa mga problema po nila dito, mga kababayan, kapag nag-aral po sila, ay sasakyan. Walang masasakyan, no? Or service na pwedeng maghatid para sa kanila. Okay, itong mga bata, gusto pa po nilang mag-aral. Kaya lang, dahil sa hirap nga po ng buhay nila at wala nang kakayanan ng... Kahit ito, mahihirapan siya eh. Mahihirapan siyang pag-aralin yung mga bata. Opo. Oo, kasi yung sweldo mo, sapat lang para sa pagkain ninyo. Opo. Okay. Unahin ko muna, meron akong good news sa inyo. Okay? Mayroong mga nagpadala ng tulong. Opo. Hmm? Dahil kayo ay nakikitira lang dito, naisip ko na kahit paano, makakatulong itong donasyon na ito sa inyo. Pwedeng i-build natin. Pag naipon, pwede nyo i-build ng kahit maliit na bahay. Opo. Diba? Opo. Okay lang ba sa inyo yon? Okay lang po yun. Okay, para magkaroon kayo ng sarili nyo. Mahirap din kasi minsan yung nakikitira. Diba? Opo. Yung, syempre alam ko, naiintindihan din, may obligasyon din yung tito nyo para sa sarili nila. At darating yung time na mag-aasawa sila, hindi naman pwedeng sama-sama kayo. Diba? Kung meron kayong sariling bahay, opo, matatawag nyo inyo sa inyo. Opo. Okay lang ba? Opo. Okay. At, ito, magti-thank you lang ako ha. Ti-thank you ako dito sa mga nagpaabot na kanilang tulong. Okay. Maraming salamat kay Bam, kay Boom B. Shelly, nagpadala ng 1,000. Dennis Ko, 1,000 pesos. Suzette Feliciano from Canada, 2,546. Virginia Fenconcilio, 6,657. Aloha Carlito, 8,100. From Dublin, Ireland, 10,092 pesos. Ang total po nito ay 29,395. Okay? So, tatanungin ko lang kayo kung yung perang ito ay ipagkakatiwala nyo sa akin, sa amin ng team, para pag naipon yung fund, maibibuild ng bahay ninyo. Pero kung gusto naman ninyo, mamili kayo, ibibigay ko sa inyo yung cash kung saan nyo gagamitin. Sa akin na lang? Sabi niya na sa akin na lang daw. Ikaw? Siguro, garoon na rin po. Sa amin na? Apo. Okay. So, yung pong pera, mga kababayan, nasa sa akin po. Maraming salamat po dun sa nagbigay. Para lang po maingatan natin yung pera at kung sakali na makabuo tayo ng maliit na bahay para sa kanila at sa inyo, may gagastusin kayo. Ha? Maibili nyo ng yero or what?
Di ba? Opo. Nakakailanganin nyo para hindi kayo nakikitira at nahihirapan. Okay? Wala namang masama sa tito nyo kung umalis kayo at pag may sarili kayong bahay, ano? Opo. Para at least hindi kayo sama-sama. Ha? Okay? Happy ba kayo? Opo. May bigas na ba kayo? Meron na po. Bumili na kayo? Ayun, bumili na sila ng bigas. Okay. So ngayon, ang isipin na lang muna natin ay kung paano makapag-aral ang mga bata. Opo. Okay? Marami namang nanonood sa amin, no, na may mga nag-message na, no. Pero ibabalita ko sa inyo kung ano yung desisyon namin, ha? Opo. Okay, para sa mga kapatid mo. Okay? Opo. Tapos ikaw magtatrabaho ka. Opo. Ayun, importante may trabaho yung mga ikaw, no, kasi may kapatid ka na may asawa na. Sige. Okay ba, happy? Opo. Okay. Sige po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po. Thank you po sa lahat ng sponsor natin. Bye-bye. Hello. Good morning. Sino natutulog dito? Ang tito po namin. Tito, ilang taon na tito mo? 23. Ang bata pa. Siya lang mag-isa dito? Dalawa po yun. Dalawang tito? Apo, yung dalawang po kanina. Ah, okay. May mga asawa na to? Wala pa po. Mga binata? Ah, okay. Itong bahay na to kanino? Sa tiyuhin po namin. Sa kanilang dalawa? Apo. Ah, okay. So, yung tiyuhin mo, kapatid ito nino? Ng tatay mo? Nanay? Nanay po. Ah, nanay mo. Okay. So, itong bahay po daw nila ay hindi sa kanila at kumbaga nakikitira lang din kayo dito. Apo. Wala kayong lupa dito? Wala po. Ah, wala. Okay, halika. Nasaan yung mga bata? Oh, good morning. Bagong gising. Sino natutulog dito? Sila? Apo. Okay. Tapos dito, dito mo. Ikaw, saan ka natutulog? Dito po ako. Dito natutulog sa baba. Nag-almusal na ba kayo? Hindi pa. Hindi pa? May almusalin ba? Wala pa? Huling tatlong isda. Oh, anong ulam ang lulutuin mo? Anong almusal ang mga kapatid mo? Siguro, ano na lang. Magpiprito na lang siguro ako ng isda. Pritong isda? Oh, may bigas na ba kayo? Apo. Kasi ba nga itong mga kababayan ay mga bata pa lahat. No, kung napanood niyo yung unang video natin, ito pong magkakapatid na ito ay hindi pa o hindi na sila nakapag-aral. Okay. Dahil sa nangyari nga po. Ito pong dalawa, ambal yan. Magkamukha naman po sila. Minsan kasi, nangyayari talaga yung babae at lalaki na kambal. No? Bihira lang yun, pero mostly talaga parehas sila. Lalaki parehas o babae parehas. Itong mga to, lalaki at babae. Ito po yung pinaka-junior nila. Magkakamukha kayong lahat eh, no? Sa dugo nino yan. Tatay? Nanay po. Ah, nanay. Ang cute nyo, ang gaganda nyo. Okay. Nakontak na ba kayo ng nanay nyo? Hindi pa niya napanood? Napanood niya na po. Napanood ng nanay? Opo. Si tatay? Hindi pa po. Hindi pa. Si tatay mo ba nasa saan? Nasa ano po siya, Cavite. Cavite. Opo. Okay, si nanay? Nasa ano, Cainta Rizal po. Ah, Cainta Rizal. Tumira ka ba dati dyan? Saan sa Cainta? Hindi ko po alam, basta po sa Cainta Rizal. Okay, yung nanay mo dalawang taon yun na rin hindi nakikita? Opo. Pandemic pa yon? Pandemic pa po yun. Kung kasagsagan ng pandemic, doon sila naghiwalay? Opo. Doon po sila kabila-kabilang pamilya. Okay. Makikimarites muna ako. Paano nagsimula? Nung bagyan siguro. Ayun. Bagyo? Bumagyo? Opo, yung bagyo po nung araw na yun. Sige. Okay, anong bagyo yun? Hindi ko natanda ko ng bagyo yun eh. Okay, tapos? Si Papa po ay galing trabaho. Oo. Uh-uh. Tapos, si Mama naman nasa bahay lang. Oo. Uh-uh. Ang ano po niya, ang naging asawa po niya, nabigla po kami, yung kapitbahay lang din sa baba. Ah, oo. Diyos ko. Oo. Uh-uh. Kapitbahay din mismo. Opo. Okay. Tapos? Si Papa po kasi lagi nasa trabaho yun. Wala na pong, kumbaga po, hindi niya po binibigyan ng time si Mama. Uh-uh.
Mga ano po rin noon, mga araw po noon eh, wala na rin po akong makain noon. Okay, the time. Opo. Tapos itong tatay mo, nagtrabaho sa kapitbahay nyo. Kumbaga, itinrabaho niyo yung kapitbahay. Anong naging reaksyon ng nanay mo? Doon po siya, ano? Nagalit. Nagalit. O, tapos? Gumaya na rin po. Ah, okay. Bakit naman siya gumaya? Eh, siguro. Parang gusto niyang saktan din yung tatay nyo. Hmm. Yun namang nakilala ng nanay mo, saan naman siya na? Sa Cavite? Sa Cavite po. Okay. May itsura nanay mo, ano? Meron. Maganda, ano? Kasi magaganda kayo eh. Maganda at saka mga gwapo. Ang problema dito sa nanay mo, para daw, para siguro makaganti sa tatay niya, sa tatay ninyo, kumabit din. Kumabit kasal din ba po sila? Hindi po. Ah, yun ang problema. Kaya okay lang. Okay lang po. No, pero, ang nagsasuffer ngayon, kayong mga anak. Opo. Diba? Kayo yung nahihirapan at kayo yung nasasaktan. Pero pwedeng kasuhan ang tatay at ang nanay sa pang-abandon nila sa inyo. Pwede yon kung dadaan tayo sa legal na proseso. Pero at least kahit paano, maano ba sila? May konsensya. Alam ko, itong mga ganitong ano ay usapin to ng DSWD, di ba? Apo. O, huwag tayong magulat kung may pumunta dito ng DSWD sa isang araw. Pero hindi yun para kayo anuhin. Yun ay para kayo ay, tawag dyan, i-guide, itama, at bigyan kayo ng sustento. Wala. Ano na lang po? Linggo-linggo lang po nagpapadala si mama. Si mama mo, at least kahit paano, nagpapadala. Apo. 300. Ano bang trabaho niya doon? Hindi ko alam. Sa ano po siya? Furniture po. Furniture. Pero may asawa na rin talaga siya. Opo. Dumating ba yung point na sinabi mo sa kanya na, Nay, bakit mo kami, bakit mo pa yung ginawa? Tinanong ko po rin siya, hindi niya naman na po ako sinagot. Masaya sa doon sa lalaki? Opo. Okay. Nung napanood niya yung video, tumawag? Umano po sa amin, halimbawa, nag-message po sa amin nun. Ano sabi? Ang ano daw, sakit daw namin magsalita sa kanila. Mm. Eh, ako naman po, totoo naman po yung sinasabi ko. Mm-mm. So, masakit daw yung salita na binitawan nyo? Mm, totoo naman po, at galing po naman sa mga bata yun. Mm. Okay, sana maintindihan mo rin ate kung mapanood mo ulit. Ito kasi yung mga bata, syempre, natural na ilalabas nila yung damdamin nila kasi iniwanan nyo sila. So, ikaw naman, at least kahit paano, nalaman ko na nagpapadala ka naman pala para sa mga bata. Which is good, para at least kahit paano, hindi ganun ka ano yung nararamdaman nila na tulong. Pero mas maigi sana, hindi mo sila iniwanan. At nandito ka para sila eh. Ikaw mismo yung mag-alaga, di ba? Opo. Okay. Mas malaki kasi po yung impact noon na yung nanay nila mismo yung nagbabantay at nag-aalaga sa mga ito. Okay, makikita mo ang sitwasyon ng iyong mga anak. Sigurado, siguro ay kahit paano ikaw nakakakain ka ng maayos doon, no? Mapo. Oh, itong mga bata minsan na nalilimutan nilang kumain. Ito hindi rin pala sa nanay. Doon pa rin sa tatay kasi siyempre siya yung padre di pamilya. So yung tatay niyo wala na talagang ano sa inyo. Wala na po. Kumbaga wala nang pakialam? Opo, ganun po rin. Okay, sige, naintindihan namin. At sana dumating yung time na kahit na ganito na, may kanya-kanya ng pamilya, ay dumating kayo dito. Madalaw nyo man lang yung inyong mga anak. Kasi meron din kayong pamilya doon sa bagong asawa mo na may anak na sila, di ba? Opo. Oo. Sana hindi niya maramdaman yung nararamdaman ng mga bata ngayon. Okay, ngayon, isa sa mga problema nitong mga magkakapatid po, syempre yung tirahan nyo. Opo. No? Okay. Dahil sila po ay nakikitira nga lang dito at siyempre mag-aasawa din yung mga tito nyo. Oo, mag-aasawa po sila. Hindi nyo alam kung saan kayo titira. Paano pag nag-asawa na sila, saan kayo? Siguro, ano na lang po kami. Sa mga lola namin sa baba.
Saan? Doon na lang po sa baba. Ah, may mga lola pa kayo. Ito ba'y lupa nila? Opo. Ah, okay. May mga lola pa naman daw po sila dito. Okay, at isa sa mga poproblemahin nila, syempre nga kapag nag-asawa yun, nakikitira lang sila dito. Paano pa sila? Wala na silang titirahan. No? At itong mga bata, ito malapit ang eskulahan. Yan dyan lang eh, no? Opo. Pero ito, bayan. Sa bayan na siya. Ang isa sa mga problema po nila dito, mga kababayan, kapag nag-aral po sila, ay sasakyan. Walang Opo. Masasakyan, no? Or service na pwedeng maghatid para sa kanila. Okay, itong mga bata, gusto pa po nilang mag-aral. Kaya lang, dahil sa hirap nga po ng buhay nila at wala nang kakayanan ng... Kahit ito, mahihirapan siya eh. Mahihirapan siyang pag-aralin yung mga bata. Opo. Oo, kasi yung sweldo mo, sapat lang para sa pagkain ninyo. Opo. Okay. Unahin ko muna, meron akong good news sa inyo. Okay? Mayroong mga nagpadala ng tulong. Opo. Hmm? Dahil kayo ay nakikitira lang dito, naisip ko na kahit paano, makakatulong itong donasyon na ito sa inyo. Pwedeng i-build natin. Pag naipon, pwede nyo i-build ng kahit maliit na bahay. Opo. Diba? Opo. Okay lang ba sa inyo yon? Okay lang po yun. Okay, para magkaroon kayo ng sarili nyo. Mahirap din kasi minsan yung nakikitira. Diba? Opo. Yung, syempre alam ko, naiintindihan din, may obligasyon din yung tito nyo para sa sarili nila. At darating yung time na mag-aasawa sila, hindi naman pwedeng sama-sama kayo. Diba? Kung meron kayong sariling bahay, Opo. Matatawag nyo inyo sa inyo. Opo. Okay lang ba? Opo. Okay. At, ito, magti-thank you lang ako ha. Ti-thank you ako dito sa mga nagpaabot na kanilang tulong. Okay. Maraming salamat kay Bumbi Shelly, nagpadala ng 1,000. Dennis Ko, 1,000 pesos. Suzette Feliciano from Canada, 2,546. Virginia Fenconcilio, 6,657. Aloha Carlito, 8,100. From Dublin, Ireland, 10,092 pesos. Ang total po nito ay 29,395. Okay? So, tatanungin ko lang kayo kung yung perang ito ay ipagkakatiwala nyo sa akin, sa amin ng team, para pag naipon yung fund, maibibuild ng bahay ninyo. Pero kung gusto naman ninyo, mamili kayo, ibibigay ko sa inyo yung cash kung saan nyo gagamitin. Sa akin na lang? Sabi niya na sa akin na lang daw. Ikaw? Siguro, garoon na rin po. Sa amin na? Apo. Okay. So, yung pong pera, mga kababayan, nasa sa akin po. Maraming salamat po dun sa nagbigay. Para lang po maingatan natin yung pera at kung sakali na makabuo tayo ng maliit na bahay para sa kanila at sa inyo, may gagastusin kayo. Ha? Maibili nyo ng yero or what? Di ba? Opo. Nakakailangan ninyo para hindi kayo nakikitira at nahihirapan. Okay? Gusto ko, pangarap ko po na may sarili po kaming bahay kasi po para po sama-sama kami. Tapos po, noon, sira-sira na din po yung tinitirahan namin. Lumipat lang po kami dito para po. Hindi po naman gaano tong sira. Gusto po namin, kaso po, sa tito po namin to eh. Nakikitara lang po kami. Gusto ko po, may sarili po kaming bahay. Wala namang masama sa tito nyo kung umalis kayo at pag may sarili kayong bahay, ano? Para at least hindi kayo sama-sama. Ha? Okay, happy ba kayo? Opo. May bigas na ba kayo? Meron na po. Bumili na kayo? Ayun, bumili na sila ng bigas. Okay, so ngayon, ang isipin na lang muna natin ay kung paano makapag-aral ang mga bata. Ngarap ko pong makapagtapos kami ng pag-aaral kasi po hindi po kami kayang pag-aralin ng kuya namin. Nangangamba po ako na hindi po kami makapag-aral kasi po hindi po kaya ng kuya ko na makapag-aral po kami, matulungan po kami mag-aral kasi kulang pa po yung sinasahod niya. Pagkain lang po namin.
tanggap ko na po na iniwan na po kami ng magulang namin. Magsisikap na lang po kami para matustusan po yung pangangailangan namin. Isikapin natin matupad lahat ng pangarap natin. Tapos ayoko mag-iwan-iwanan tayo. Gusto ko sama-sama lang tayo. Hindi po kami bal, hindi po kami mag-iiwan, hindi po kami mag-aaway. Mahal niyo ang isa't isa? Apo. Okay. So, hindi ba kayo nag-aaway? Minsan po. Minsan? Nag-aaway kayo? Okay. Minsan. Sino madalas nang-aaway? Ako. Ikaw? O, sino nga unang lumabas? Are po. Are. Okay. So, sumunod. Ikaw. Ikaw na. Okay. Pares ba kayo ng grade? Anong grade ba kayo? 3 po. Grade 3. So sabay kayong uminto? Apo. Pares lang kayo ng section? Okay. Hindi naman kayo nabubuli? Hindi po. Hindi. Oh. Alam mo mga kubayan, ang cute nilang dalawa. Ano ulit pangalan mo? Zaira? At saka? Zairon. Zairon. Okay. O, ilang tanong nga ulit kayong dalawa? 11 po. 11. So kayong dalawa, magmahalan kayo ha? Okay? Pag may sikreto yung isa, kukwento mo sa kanya. Pag may sikreto kayo, kukwento mo sa kanya. Huwag mo lang imamarites sa kapitbahay. No? Magkamukha kayo ng ate mo. Ito naman kamukha siya ng mga kapatid. Anong ang gusto mo paglaki mo? Gusto mong maging electrician? Yung gumagawa ng mga ano, ikaw naman, teacher. Okay. Ha? Para sa future nyo, magpapakabait kayong dalawa. Ano? At saka sa mga kapatid mo, ha? Papa. Anong libangan nyo dito? Wala po. Wala? So ano lang ginagawa nyo? Nanonood po sa cellphone po. Sa cellphone? Sira po yung TV sa akin. Ah, okay, kasi wala kayong TV. Sira yung TV. Papa. Eh, pagka gusto nyo manood ng TV, saan kayo nanonood? Sa kapitbahay. Kapitbahay? Doon na lang kayo naglalaro. Okay. Ano yung namimiss niyong gawin sa school? Magsulat po. Magsulat? Manghopya. Manghopya? Nanghopya ka? Opo. Bakit? Hindi siya marunong magbasa. Hindi siya marunong magbasa? Ikaw marunong ka magbasa? Hindi. Hindi? Sino marunong magbasa? Si Apo. Mag-English. Ikaw marunong ka magbasa? Hindi. O sa isang araw, tuturuan ko kayo magbasa. Ha? Magsusulat tayo. Ha? Okay lang? O ako muna magiging teacher nyo. Ha? Para pag susunod na pasukan, hindi nyo malimutan, bibilang ko kayo ng mga susulatin. Okay? Okay ba yon? Para hindi nyo matos magkukulay-kulay tayo, para hindi nyo malimutan yung ginagawa. Ha? Sa amin pa sa bahay po naman yung wala. Wala kayo? Wala? Walang kulay? Okay. O kaninong alkansya yan? Kay ate po. Patingin? Kinuha na po lahat. Kinuha na lahat? Bakit kinuha na lahat? Pambili nyo ng ulam? Tsaka pambili ng bigas? Ah, kaya kinuha yung laman nito kasi wala na kayong pera. May alkansya po sila. Kaya lang, ginamit daw po nila ito pambili na lang pagkain nila. Kasi wala. Ilang ba laman ito nun? Hindi ko po alam. Okay, ate to, no? Okay. O, yan mo, may ipunan nyo na ulit ito. O, bakit? Wala po kami, ano? Wala? Banta. Ah, wala? Gusto ko po mag-ipon. Gusto mo mag-ipon? Bakit? Pambili daw po ng bike. Pambili ng bike? Bakit gusto mo mag-bike? Hindi
po kami nakaranas ng may bike. Hindi kayo nakaranas ng may bike? Kaya gusto nyo may bike? Okay. So bukid naman ito kahit dito kayo magbike-bike ano, para may libangan. Okay. Okay. O pagbalik ko, dadalang ko kayo ng mga susulatan, ha? Para makapagsulat tayo, ha? Okay. Thank you.